Hi guys, it's Phil. And today's video guys, ipapakita ako sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking mungo bread at saka enzyme na. Nasimulan ko na po siya kanina guys. I just came home from school. Tapos, grabe, medyo na siya ngayon. Warm na siya ngayon, which is very good. Pero yeah, hindi na ako nag-lipstick guys. Kasi, magmask ako paglabas ko. Tapos, isang araw, lumabas ako, tapos naka-makeup ako, tapos nag-mask ako. Okay, pagkuha ko sa mask ko, guys, yung lipstick ko nandito. Grabe ka kaya mukha. So, I decided I won't be butter. So, guys, pasensya na kayo sa pagmumukha ko today. Pero ipapakita ko sa inyo ang aking nagawang mungo bread at meron pa akong gagawin. Okay? So, in a minute, guys, I'm back. Pasensya po kayo, medyo magulo po ang aking bahay, aking kusina. Kasi nasimulan ko na pong mag-bake kanina, guys. Tapos, pagdating ko sa oras, aguya, alas 12 na. So, I need to pitch my son to school. Kailangan ko siyang headed sa school. Kaya, yan, hininto ko ang aking mga ginagawa. But, ipapakita ko yung mga nagawa ko na. So, tingnan niya, may nagawa na ako dito. Mungo bread. At meron din akong nagawa na squash bread. So, tingnan niyo guys. Oh, squash bread yung ginagawa ko. So, squash siya guys. Squash. Kasi dito kasi sa UK, wala tayong mga Filipino bread. So, tinakpan ko na lang para hindi dilaan ang aking pusa. Ito po yung squash. At saka ito po yung mungo bread ko. So, yan. Yung mungo bread ko. Paste. Paano ba yung pronounce? So, magugas muna tayo ng kamay. Tapos, gawa na ng bread. So, ito po pala yung bread ko. Dito ko nilagay. Malaki na siya. Oh, madami pa. Tingnan niyo guys. Ang dami na ginawa ko kasi bibigyan ko yung mga friend ko. So, yan guys. So, dyan ko na lang muna. Tinakpan ko siya ng towel kanina para hindi siya dilaan ng aking pusa. So, now, yan, may oil pa nga dito. So, ginamit ko lang yung ko kasi ayaw ko sa worktop. So, ito lang. So, tinakpan ko naman to. So, malinis na malinis ko, guys. Tapos, mas maganda kasi mag-video-video kung wala ang aking anak. Hindi masyadong maingay ang bahay. So, ito na siya. Tumubo na talaga siya, guys. So, paunti-unti ko na lang sila. So, ito. Ito yung, obviously, yung dough ko. So, yan. Tumubo na siya. Sobrang malaki na siya. Kaya, ang gagawin na lang natin is, patayin na lang natin uli. So, yan.